Grabe ang sarap nito. Uy. Ito yung ano, asado. Big intestine, medila. Sarap. Okay, sarap pa akin. Kakainin ko ito mamaya sa bahay. With rice. Tsaka pag may sausawan, lalo mas masarap to. Nagsimula sa Pati Kim, Tikim. Bago tayo magmasarap na fried chicken ng Bambang, makinig muna mabuti. Pay attention at meron kayong matututunan. Meron akong dadayuhin na bilihan, source mismo ng matchang sa Maynila. Biyahe to para sa akin, lampas to ng Espanya, malapit sa Dimasalang. To be exact, Felix Huertas Road, sa May Santa Cruz, Maynila. Ito yung nakatagong matchang house. Ang nagturo sa akin nito ay yung kaibigan kong si Ron. Madalas daw siyang nauutusan ng nanay niya para dito mismo bumili ng matchang na pamigay tuwing Matchang Festival. Sa Santa Cruz, Maynila, Barangay 339. Ang tip ko ay hanapin niyo siya sa Waze at saka sa Google. Dalawa ang lalabas sa Matchang House. Ang pinuntahan ko yung itinuro ni Ron dun sa may Felix Huertas Road. Malapit lang to sa corner ng San Lazaro Street. Merong Sea Oil na gas station sa kanto. At mula dun, kaya mo nang lakarin papunta dito sa Matchang House. Take out lang sila dito at ang masasuggest ko, itumawag muna kayo bago kayo pumunta para paniguradong merong stock. Mukha kasing maramihan ang bilihan talaga dito at talagang supplier sila. Makikita nyo sa presyo, murang-mura sila. Hanggang sa radish cake at squash cake, meron sila. Yung peanut ball na ubusan ako. Nagpaalam kami pumasok at nag-usisa kami ng kaunti. Kitang-kita nyo yung dami nung dahon na ginagamit na pampalasa dun sa matchang. Ang bango dyan. Yung dami nung kalabasa pa sa kanilang kalabasa cake. Pero napakaganda talagang tingnan ay yung mga hiwa-hiwa ng malalaking tipak ng liyempo. Mukhang naasado ng maigi ito at napakabango nga pag nandito kayo mismo. Take out balot na. At maganda ay meron kayong natutunan kung saan makakabili ng mga pasalubong o kaya pang regalo sa itong darating na kapaskuhan. Thank you, ate. Okay, let's go. Ano nga inat tayo yung ano? Pagkang, oh. Bakulo ka lang ng tubig noon. Pag kumulo, ilulog-log mo niya ng tubig. Mga kon lang. 15 minutes lang. 15 minutes, pwede na? Oo, oh, pwede na kainin. Hindi daw pwede galing freezer? Hindi, kailangan yung sandali sa freezer, hindi, ilulog mo muna yun. Akala ko si dati pwede microwave? Hindi. Kailangan pakuluan talaga yun. Sige, yan ang gagawin ko. Ayos. Laban. Konting fast forward lang nang uwi ko na sa bahay. Tama yung sabi ni ate, room temperature mo muna bago mo pakuluan. Yun ang ginawa ko talaga. Tapos nung binuksan ko, aba, napakabango nga naman talaga. At saka tunay na malambot yung malagkit. Ito na yung bagong estilong gagawin ko tuwing bibili ako ng matchang. Chicken and pork muna yung inuna ko. Yung nakita natin parang asadong pork na nandun. Nandito, marami. At saka medyo dinurog ko yung taba para nag-blend din siya dun sa kanin. Siyempre, napakabango nung dahon talaga nito. Ang sabi sa amin, dahon pala to ng bamboo. Ewan ko kung super accurate, pero yun ang sabi ni ate, dahon ng bamboo.
Sige, tikman ko muna ng walang ketchup. Mahilig ako maglagay ng ketchup sa matchang. Napakabango nito, grabe. Tsaka ang ganda. Para ka nag-chicken pork adobo ang dating kasi may chicken, may pork. Pero ito matcha ang setting. Ang lagkit. Sarap, grabe. Sobrang sarap talaga ng matcha. Ako sobrang hindi ko dito eh. Ito, kompleto to ah. May konting taba, laman at saka laman ng pork at saka laman ng chicken. Sobrang sarap. Sila pala yung source ano. Actually, ang dami kong binibilan sa Binondo. Hit or miss din. Paminsan sobrang sarap. Daddy ko tagasabi, oh, masarap yung huling binili mo ah. Pero ito yung masarap na kind. Kasi buong-buo yung karning nasa loob at saka malasang-malasa yung kanin. Yung malagkit nito sobrang mabango. Ang sarap niya kainin. Ito, nilagyan ko pa ito ng mushroom. Sabi ko nga, mahilig ako maglagay ng kaunting ketchup dito. Walang alam kung paano ini-enjoy ito ng iba eh. Kanya-kanya naman yan, di ba? Sobrang okay to. Straight from the source. Ito pa lang, unang tikim ko. Chicken and pork. Sobrang gabum to. Tikman ko pa yung iba. Sarap. Itong Tao Chang special, ang difference, marami pa siyang beans. Tikman ko yung beans ha. Okay. Dalawang texture na naglaro doon. Yung masarap na malagkit at saka yung beans na pag kinagat mo eh, medyo dry yung loob. Medyo starchy yung dating. Sarap. Pero ang bida talaga yung kanin. Kita nyo yung ang dami nila dong dahon ng bamboo. Yun yung main lalasa nung malagkit na to. Pati yung aroma niya, yung bango. Actually, yun ang pinaka-event ng pagkain niya ng matchang. Yung bango nung triangulong malagkit na yun. Napakasarap. Ang bango talaga sarap. Same to. Ang pinakaiba lang, ang dami niyang beans. Actually, ngayon lang ako naka-order nito. Masarap din to. May ibang dimension din dala yung beans. So, dati kasi sanay ako sa utak ko pag masang, malagkit lang yan. Ito, iba. May ibang experience. Pagkain talaga, textures din, ano. Haluan mo. Kahit wala masyadong lasa yung beans na yun, ay iba na agad. Ang actual feel ay parang may mani na neutral flavor. Sarap! Reveal. Sana yun. Wow. Ito, sobrang laki na ito ah. Itong isa na to. One pork yan. Ito yung pangalawa. Ito pa, isa pa to. Ngayon na ako naka-order ng double pork. Meron palang ganito. Madalas kasi kumukuha lang ako ng available na matchang dun sa kung saan meron nagbebenta. Siguro parati ito nauubos agad, ano. Pero, ikikwento ko lang na ang isa pang nagpapalupit ng matchang parati ay yung uri ng pork na ginagamit nila. Yung ginagamit madalas sa pang-adobo. Ibig sabihin, nasa ibaba yung karne. Sa ibabaw naman papunta sa balat, meron na yung layers ng karne, taba, hanggang sa umabot sa balat. So, kompleto-kompleto yung experience niya. Kung magmamantika man siya, kung magre-render yung taba, hahalo na dun sa buong kanin. Na kanin na merong amoy nung bamboo leaves na yan. Para sa akin, sobrang complete meal talaga to. Para ka na rin nag-ano, kesa sa mag-pares ka, ganun din ang kulay. Though medyo iba yung lasa, pero same yung satisfaction na makukuha mo.
kumpletong-kumpleto siya. Mamasama sana yung kanin, ang dami ng karne, at saka ang sarap nga nung kanin. So, sobrang complete meal niya. Sa mga mahilig sa medyo mabango sa inyo na pagkain, yung hindi mahilig ng ordinaryong white rice lang, ito yung dish para sa inyo. Meron pa bang hindi nakatikim nito? Dapat nyo nang tikman to. Sobrang sarap talaga nito, Machang. Grabe lang talaga. With konting taba, sobrang gabum nun. Okay na okay yung presyo pati lasa nito. Ito yung deep brown na uri ng Machang. Meron din kasi nung light version na parang suman lang. Masarap talaga to. Yung radish cake at saka squash cake nila, 170 lang each. Isang box na. Masarap din. O siya, balik tayo sa kalye ng Maynila. Yaman din lamang nasa may Santa Cruz na tayo. Nag-drive lang ako at umabot ako sa Rizal Avenue. Pagtawid ko ng LRT, kaliwat kanan ay nagbebentahan ng mga establishment na mayroong mga medical supplies. Ganyan ang eksena dito sa Bambang. At ito ang pinakamalupit. Sa pagdaan ko sa kaliwa ko, meron akong nasulyapan. Hinto agad. Parang alam ko to. Terry's Chicken House. Mula 1980s pa pala to. Naririnig ko na to at hindi ko pa napupuntahan. Pero gusto ko na agad kasi yung mismong may-ari ang namamahala talaga. Malinis ang kapaligiran, pati yung mga nagsiserve ay maayos kausap. Mukhang matagal na silang nagsisilbi at alam na nila yung ginagawa nila. Isa pang nagulat ako, hindi lang pala fried chicken na na-order dito. Silipin natin ang menu nila. Eto na nga. Nagulat din ako sa dami ng pwede mong orderin dito. Pati sa presyong meron sila. Ako medyo namumurahan ako. Lahat yan gusto kong tikman kaya gusto ko na rin bumalik dito agad. Pero sa ngayon, sasampulan ko lang lahat ng mga priorities. At saka yung mga hindi ko mapigilan. Yung Terry's, hindi ko to talaga pinuntahan dati. Bukod sa takeout at delivery lang siya, akala ko manok lang ang meron siya. Pero ngayon na naligaw na ako, talagang pinagtagpo ng tadhana. Kita mo sa labas nila yung fleet ng mga bisikleta, pati yung mga motorsiklo. Halatang halata lang na matik talaga ang pag-order dito ng mga taga-Maynila. Okay, ready na yung mga in-order natin. Pwede na tayong bumiyahe. Dahil malayo pa yung biyahe, titikman ko na. Kagat lang habang nasa stoplight. Medyo gutom na ako, naamoy ko sa buong kotse itong fried chicken. Ito malamang yung buttered fried chicken. Masarap sa kainin dahil sobrang init, bagong luto. At saka lasang-lasak yung breading ng manok na to. Hindi yung generic na nabibili lang. May lasang tinapay siya na masarap. So yun, nag-translate yung breading sa chicken na to. Sarap. Okay, sarap pa yun. Nakainin ko ito mamaya sa bahay with rice. Tsaka pag may sausawan, lalo mas masarap to. Pagdating sa bahay, ang ganda ng latag, parang Chinese restaurant Astig, panalong panalo yung chamba natin.
Ito yung nadaanan lang, literal na naman. Sente tayo sa Chambay. Terry's Fried Chicken. Di ko alam kung ano yung sisimulan ko. Pero ito naman yung dalawang bestseller. Buttered at saka lemon. Simulan ko kaya dito sa ano. Ito ata yung lemon. Hindi ko alam kasi hindi ko ako bihasa dito. Pero ang itsura nitong isa na to, parang rotisserie chicken. Yung isa, sigurado ko na. Ayun, tinikman ko ito kanina eh. Pauwi. Prito yun na may... Diba, may butter. Tikman ko ito ha. Yung parang rotisserie. Wala munang sauce. Alam mo, pareho sila hindi maalat. Okay yung timpla niya. Sigurado itong may allowance ko para sa sauce. Ito ata yung sauce niya. Hula ko ito yung lemon chicken. Ito halos clear lang itong sauce na to. Tsaka pag-uwi, may microwave ko ng konti yung kakainin ko para ma-enjoy ko. Siyempre, take out lang sila eh. Dapat nga, kung masusubukan nyo, kainin nyo na siguro sa kotse nyo o kung nasaan man kayo, pagkakuha nyo, try nyo na kakainin. Ay, ito. Okay, bagay nga yung sauce. Damihan ko ha. Tikman ko pa. Sobrang light lang nung ano, nung lemon sauce niya. Malayong malayo sa lemon chicken na pagbibili ka sa mga Chinese resto. Diba kadalasan yung lemon chicken prito? Ito nga, sobrang light lang nung pagka-lemon niya na nanggagaling dito sa sauce. At hindi rin maalat to. Sakto lang. Itong buttered chicken, ito. Parang nung kinain ko kanina, gusto ko nang kainin agad with kanin. So, nalilito ako, may tatlong klaseng sauce dito. Meron yung orange para sa kikiam. At itong buttered chicken, ito yung parang medyo mukhang toyo yung sauce niya. Tikman ko na with sauce. Natikman ko na siya with ano eh. Ah, nang walang sauce pala. Ito, bagay ito sa kanin. Boom! Sarap, grabe. Masarap to. Pati yung sauce. Nakakatuwa, kainin, bagay na bagay sa prito. May asim siya. At may peppery. O close to ano rin. Close to the experience of eating a ano, plum sauce. Parang ganun. Sarap. Magkabagay. Alam nyo itong Terry's Fried Chicken. Nakita nyo na may itsura, di ba? Yung parang battered na may actual bread nga. Ang halos kapareho niya na experience yung ano, Sincerity Fried Chicken. Parang hawig siya. Ganun yung saya niya, ganun yung experience niya. Ito nga lang take out. Alam nyo itong manok na to, habang tumatagal, nag-grow sa inyo yung lasa, at least sa amin ni Mrs. Hindi talaga siya instant, pero nung kumapit na siya, kabit na kabit. At yung lasa na sinasabi kong breading, sa totoo lang medyo lasang fish cracker. Ewan ko baka dahil nga doon ano, familiar tayo sa lasa na yon. Basta sa akin, nasarapan ako. Ako lang yon. Siyempre, pag may manok, may pansit. In-order ko yung kanton. Okay din. Alam nyo ang kabagay nito. Yung chop suey nila. Yung chop suey nila, tuwan-tuwa kami kasi maganda yung gulay. Hindi nagtipid. Kasi lahat well-represented. Naisip ko kasi malapit sila sa malaking palengke. At saka baka mura ang kuha nila doon, ano? Pero maganda yung luto at marami siyang mga sahog. Pwede mong ihalo itong chop suey na to sa pansit mo.
Meron pa nga ito mga fish cake kaya masarap eh. Ang isa pang bonus para sa akin, mahilig ako sa kiamchay. Meron sila nito. At sa kahit anong kakainin mo, sasabayan mo lang yan. Gaboom, bubuka lahat ng lasa. Ang sarap nito para ka rin kumakain ng kwapaw na may kanin. Wow! Ang sarap, grabe. Panalo-panalo. Yun pala ang Terry's Chicken House. Marami pala tong sikreto.